Wala man lang briefing kay ex na ganito daan dito. Kaya pala willing makipagpalit ng car, magpahiram ng car do para hindi siya masisi habang dumadaan tayo dito ngayon eh. Panis sa primavero. Ahon to. Ayan, ridiculous si Bert. Shadow Alto? No. Si X walang cardo ha. Nagamit ko yung cardo ni X. Ah, wala. Oo. Oh, hindi. Hindi siya connected, hindi ko siya naririnig. Ako. Naintindihan mo? Okay. Okay. Apple, ikaw daw lead. Go na tayo. Ako ba? Yep. Okay. Okay, let's go! Okay na. Naunahan na tayo ng bike. bago. So, bilis pa yung bike dito sa PG1. Okay. Ayan na oh! So, bilis pa yung bike at VG1. Na-overtaken lang tayo ng mga bisikleta eh oh. 260 yan eh. Ah, kuwarta na. Wala nang ilalakas pa. First semi-long ride sa Vespa Primavera. Apple ano ko, syndrome ah. Nakalimutan ko yun. Nakakwarta pala. That's what I've been talking about. Atoni. Kasi nagre-relax tayo, nagra-ride tayo, nagre-relax tayo eh. Nag-iisip ka ba, no? Oo, nag-iisip ka pa. Tangin na, asang bagong cambio ngayon. Ilang gear niyan, Bert? Four? Ha? Four. Four years. Pero ngayon, naka, ano ka na, 4 na, naka 3 lang. 4 gear. Ah, okay. 4 gear na. Kahit yata ito, 40, pwede 4 gear din eh. 2 speed. Nakakapalibago, walang init sa hita. Sarap nga niya. Doon mo siya ma-appreciate eh, sa yung, ang ganiliko. Hindi lang tayo nakamalaking makina. may psychological effect lang sa'yo yung music nung pag-asa yung El Nino. So ngayon medyo inclined yung uphill, yung terrain. Okay naman. Hindi mo ramdam na maliit yung makina. Okay siya eh. Hindi nga lang siya umaatungal. Pero kaya niya, parang effortless pa tong uphill na to.
Tingnan natin dun medyo sa mas uphill pa kung gano'n niya kakayanin. Pero it's a fun bike. Walang init sa hita, panggaan, sobrang dali niyang iswerve, and sobrang relax ng position. Medyo hindi pa ako sanay. Dapat foot forward. Lagi akong parang gusto maghanap ng foot peg nung pa ako. Vespa gaming tayo ngayon. First semi-long ride. Nabitin ba si PG1 sa likod ng truck? Ay, sarap ng hangin. Ayun, nasa uphill na tayo ng ano, ng Marilaki na ba tawag din dito? Pero so far, kaya naman ang akin eh. 50 kilometers per hour. Hindi naman siya parang pakiramdam ibitin. Hindi mo nga lang maramdaman yung engine na mahatak, pero kaya niya eh. Ayan, pa-brake pa ako yung mid-uphill. Kaya naman. Relax lang. Banking ng konti. Oop, wet road. Ano pa yung mga PG1 boys? Hey, Cardo, mute microphone. Nasa likod pa ata. But mas malakas ba hatak ng ano ng Vespa kaysa sa PG1? Bagal na nga ako rito, mas mabagal yun. Ah, talaga? Eh, pero... Super. Pero di ba di cambio yun? Hindi siya automatic? Oo nga, di cambio. Kaya lang 80, nasusuka na. Pero itong ano, naninibago lang ako dito sa scooter na to. Hindi siya, hindi mo maramdamang umaangal yung engine niya, no? Pero kaya niya, di ba? Oo, hindi. Kaya naman ito, 100. Pero itong pinakaramdaman ko itong uphill natin ngayon eh, itong dinaanan natin, okay naman siya eh. Okay siya kapag kasabay mo 150 rin. Pagka nakasabay mo yung mga 275. Wala na. Wala na 'yun. Lalo na kapag naka-variator, naka-modify. Malakas yung naka-modify nito. Sa iba naka-all-stock ka pa? Oo, all-stock. Oo. Pati rider stock. Kasi I do not find it wise na i-modify ito. Totoo. Kasi wala namang ibibilis mo eh. Konti lang, bibilis ka ng konti. Kung gusto kong mas mabilis, bibili ko ng... Ibang sasakyan na, ibang motor. Hindi, kung gusto ko ng Vespa, edi yung 270. Yung mas mataas na displacement. Oo, mas mabilis yun. Pero ang lapad niya, no? Ang laki ng nilapad. Konti lang ba? Parang ang laking tingnan eh. Pero kung pang city riding, mas okay ito. Yes, totoo. Kesa totoo. Sa 300. So, itong PG1, city. Dahil nasubukan natin yung best pa ng nakaka, hindi pwede. Benta na. Di ba nagkahirap tayo sa mababa? Oo. Kayang-kaya niyan. Kaya ng PG1 nila. Kaya nga. Itong PG1 na lang i-retain ko. Kayang PG1, pwede yan. Pero isasakay lang sa likod ng pickup. Magdating doon gamitin. Yung mga PG1 boys. Sa likod pa po si Sir Bert eh. Makakabol. Kailan talaga kapag PG1, lahat kayo PG1. Yung iba, road bike. So, Mekki? Ayos to, nakaka-60. 60 din ang ahon ko ngayon. Sa PG1, 60 na yung max speed pataas. Ito lang ka, eh. Huwag tayo
Sarap dito, alamig ah. Mas mabilis pa yung tuktok eh. Tuktok na lang kaya bilhin natin pagpunta dito. Di mo, mas mabilis pa eh. Gano'n ba yung tuktok? Oo, oh, hindi natin mo. Bili kaya tayo yung T-Max. Ay ano, oh T-Max. TBS na lang, 90,000 lang yun oh. Alin? Ay, alin? Yung tuktok? O, tayo na yun. 13 kilometers to go. 13 kilometers to go. Yun o, Palo Alto na. Ay, kung bilhin kaya natin CRF. CRF 150? Oo. At least yung cambio nun, 1 down, 5 up. Yep, same. Pero ang tangkad niya. Ang taas nun. E di, kapitan natin ang gulong ng Vespa, bababa yun. Pero ganda ng forma nun. Lower? Pwede ba lower yun? Pwede siya i-lower yung suspension niya. Kaya lang, hindi na maganda ang ano. Hindi na maganda yung play. Oo, titigas na. Hangan pa yun. Go! Diretso kayo! Bilisan nyo! Mabibilis dito. Good. Kung mabibilis dito, wala na kakapigil. Safe! Sobrang safe! Utang nila. Safe guard! Uy, ang lamig ha, ang lamig. Sarap ng lamig oh. Wala, puro motor lang yan, madiliit. Meron na, pero malayo na ako sa inyo eh. Patapos tong van na silver, puro good. Open! Hindi lang open. Oh, may mga motor na. Open nga, hindi naman makabanat si BG1. Hihihap, AG1 yan. Punta, magpatula ka kay Hicks. Sobra power nun. Kaya ako na 10. The nurse power lang. Clear, very clear, clear. Parang sa pauna po, set. Madi hell. Very clear. Punta yan, sobrang clear. Madi hell. Ay, lalaro na. Sisimula na sila. Tanginan nyo. Kaya left mo, loko-loko yun, no? Tanginan mo ka! Yung mas maganda pa talaga mag-ride dito, weekdays, eh. Eto, ano... Apple, itong nasa left, yan yung papunta sa mga ano, mga trail. Ang daming trail area doon. Hindi tayo pwede doon. Very bad back. And then, di ba si Ivan dati naghahanap siya kung saan pa pwedeng umigot yung nung bagong bili yata yung PG1 niya. What the hell yan? Bullshit? Bullshit yung PG1 niya. Very excited pa naman ako eh. Hindi ko naiisip yung ano, transmission na Pantra pala. Oh. Pantricycle. Yun pala yun. Pantra. O tayo na, ito na lang kaya bilhin natin. Ha? Ito, itong nasa kanan. Oh, ito, mga ganito tayo na. Lakas tayo, unicycle. Isipin mo, maakit ng marilaki eh, no? Galing eh. Iibay ng battery. Hindi, ang isipin mo, paano pag naubusan ka ng battery? Mid-uphill, ano? Mid-uphill. E di, buhat-buhat mo pa yan. Basta meron pang one-wheeler na dito. 3.7 kilometers na lang ang ating kaligayahan. Kayang-kaya pa yun ng one-wheeler. 1.5 kilometers will be turning left. Hindi naman off-road yan sa Rapol, ha? Okay, ewan ko, hindi ko alam. Eh, kayo may gusto ng Cielo Alto? Okay, Bert, dapat pala susunod pagkakasama sina para hindi nagagalit sa atin.
Pag scooter ride, PG1 ka lang. Oo. Baka pag big... Oo, mapapagalan siya ngayon sa'yo. Sasabihin mo na. Hindi na bilis-bilis, bagal-bagal, motor. Oo. Bilis-bilis. Oops. We'll be turning left in 850... Ayun, siguro yun. Paano, ganda. Yun, ah. Yun, ah. Overlooking. In 750 meters, we'll be turning left. Yeah, overtake so si... Right. Overtake na si X para yata i-guide tayo kung saan yung pupuntahan. Nasa left side si X. Kailangan eh. Diyan yung malubak-lubak eh, di pwede yung ano dyan, Vespa. Naka, yari. PG1 lang. Ayun, ito pala. Diyan na lalamang ang PG1. Lala, patay. Ah, nasa bungad lang naman. Ah, shit, may ano ba? Off-road. Ito? Wala, stick. This is my, ano, my environment. Four-wheel drive, activate. Walang hiya. This is my element. PG1, activate. Wonder Twin Tower. Butang ina, sinadyaan nyo to eh. Pagpalit ka pa kasi ng bike eh. Eh, okay na. Wala man lang briefing kay X na ganito daan dito. Naisahan tayo nito. Nabudol si X. Kaya pala willing makipagpalit ng car, magpahiram ng cardo para hindi siya masisi habang dumadaan tayo dito ngayon eh. Dahan-dahan. Kaya pala wala pupunta dito. Hindi kaya maingkanto tayo rito. Eto na, tapos na. Ano, pave na dito, pave. Ay, salamat. Pave with bad intentions. Gapang lang ako, gapang. Oo nga. Magagis kasi yung ilalim yan. Iniwan mo yung ano, Pespa, iniwan mo. Oo, gumapang ilalim siya. Gapang na ako eh. Oh, ganda ng view dito, sobra. Sarap sa PG1. O, pasok pa, konti na lang. Yan, okay na. Okay. Bagay, napasabak si PG1. Ayos. Anong ayos? Walang briefing kay X eh. Isang kilometrong off-road. Parang pinalo yung put ko dun eh. Battery status full. Tapos na kami sa breakfast. Ito yung maganda sa ano. So may compartment. Thank you, bro. Upload yung ano yung footage. Tapos si Kobari if you want to turn on. Sige. Tingnan natin kung ano ma-extract natin doon. Thanks. Ayan o. Kasyang-kasya yung bag. So hindi siya mainit sa likod. Wala kang nakatakip sa ventilation na jacket. Some perk ng may compartment. We are ready to go. Uphill na tayo ngayon. Uphill off-road.
kaya kaya yung uphill, hindi mahirapan. We'll see. Cover. Sana umabot yung battery and memory card. Yan, halos ako mag-shoot ng pauwi. Actually gusto ko pauwi, wala kaya ako na mag-shoot para relax driving na lang. Mga PG1, Vespa, Primavera, and may Sprint din. And isang Sportster S, Harley Davidson. Wala pala, kayang-kaya ng Primavera yung ano, yung ahon na yun, oh. Ito mga PG1 built for this kind of terrain, scooter na dual sport, off-road gaming ang Vespa Primavera ngayon, no? Andahan lang crawling. Ayan, Primavera ni Apple. Panis sa Primavera. Ahon to. Yes. Going home. Uy, sarap ng lamig. Yun lang, lagi talaga ako naghahanap ng footbag. Di pa ako sanay. Ang Vespa Primavera eh, happy bike. Hindi siya ganun ka-exciting. Nasa higher CC pa rin yung excitement para sa akin, ha? Pero ito, happy bike. Definitely happy bike. Kani, wala ko ngayong comms kasi naiwan ko pala sa bahay dun sa isang helmet yung cardo. So yung kanina, papunta on the way to Cielo Alto, cardo ni X yung gamit ko. And expect ko na yun na maganda yung audio. Kasi sobrang previous videos, gamit ko yung sarili kong cardo, ang pangit talaga ng connection, pangit ng audio. So I think may problema yung unit. Kanina sobrang linaw lahat, walang putol eh. May putol pero yung mga sobrang naiiwan na sa group, nahihiwalay. Pero sarap ng walang putol, hindi choppy yung connection mo sa cardo. Try kong patingnan sa seller. Yung isa kasi binili ko kay pangalan ito, kay Carscoot. Yung una kong cardo, yung pangalawang cardo binili ko kay Ride Manila. Pero pareho sila may problema sa connection, hindi ako masaya. Daging madalas choppy. Very seldom na maganda yung audio. Pero happy bike talaga tong Primaverang to. It's a good buy. Ang gaan niya, walang engine heat. Tapos napaka-light niyang i-maneuver. Ayan, oh. Oh. Sobrang stress-free siya. Ayan, cornering, okay din siya, no? Of course, napaka-light nga niya i-maneuver. Eh. So, maganda siya definitely sa cornering. So, super nice ng upuan para sa akin, ha? Lambot niya. Ganda talaga dito sa Marilaki, dito sa Tanay. Daming puno eh. Very relaxing. Pansin ko lang dito, ang vibrate niya nung pagsa-idle eh. May nginig siyang hindi komportable. Parang hindi normal. So papacheck ko yun next time pumunta sa dealership. At yun nga yung masaya sa kanya, isa pa, yung compartment ang laki. No? Di ang press ko ngayon ang likod ko. Wala akong backpack. Wala ang kahit konting bigat sa likod. Aliw. Feeling ko nga para ako si Pong Pagong dito sa scooter na to eh. Anong napapaw. Kuya Boji!
Whee! Sarap ng hangin. Usually speed nito mga uphill, mga ganyan, paahon na ganyan. Ito palusong tayo ngayon, pero yung papunta kami, okay siya. Hindi naman siya nabibitin. Ang takbo niya around 55 kilometers per hour. And wala nang bitin. Kaya nakakatuwa sa kanya. Sa tunog niya, pag dinadrive mo, kala mo parang mabibitin ka sa ahon, pero hindi. Enough yung power niya sa mga ganong uphill. Pumasok tayo dun sa curve na yun, mga 45 kilometers per hour. Ganda talaga ng mga puno dito. Tapos ay backdraft ka pa ng bundok. Ito na yung mga tropang naglalaro. Ayaw ko ng weekend dito, ayaw ko ng Sunday dito eh. Medyo dedikado. Kasi ako nga nagkamali na ako dito nung minsan eh. Kinanya sobrang focused ka pag mga higher CC or mga may bilis patakbo mo. Pero yun lang talaga, paggamit mo itong Primavera, hindi ka basta-basta pa pwedeng mag-overtake eh. Wala siyang hatak na pang-overtake. Unless filtering ka sa traffic, doon ka lang makapag-overtake. Pero technically, filtering yun eh. Singit-singit. Nakakatakot naman yung singit to, kasi napakahalos lahat ng kabuuan niya eh, fairing. Sa singit-singit, pwedeng sabitan ng foot peg ng ibang sasakyan. Pwede masabit kung anong nakalawit sa sasakyan. Yun lang. Yun yung nakaka-stress lang din yung isipin mo. Tinamaan ba? Ipapa-repair ko ba? Pero all in all, it's a fun bike. It's a pongpagong bike because of this. Whee! Yata yung Devil's Corner, no? Kitna lang tayo para safe. Sakaling medyo may nag-overshoot eh, medyo malayo-layo tayo sa gitna. Iwan na ako ah. Mahirap pa ganito nagkakainipan yung nasa likod mo, hindi mo alam kung anong pasensya meron. Yan, ito yan. Huwag mong ituloy ang plano mo, pre. Oh, isa pa. Huwag mong itutuloy yan. Tatalsik ka dyan. Sa kaliwa ka umovertake, pre. Maiipit ka dyan. Hayabusa. Diretso ka lang, hindi naman kita hinaharangan. Nagago. Ano mo? Gago yung kaninang yun. Sobrang dikit. Umovertake. Nakaubos ako ng isang bar.